Angel. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathanael, ay kanyang sinabi, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naalala ko ho, may kausap po ako. At habang nag-uusap kami, kinikwento niya po ang lahat ng kanyang pangarap. Yung mga sana niya sa buhay. At pagkatapos noon ay in-affirm ko yung pangarap niya. At ang sabi niya sa akin sa dulo, Sana Father, magbilang anghel ka. Sana magkatotoo lahat yung sinabi mo sa akin. At minsan napaisip ako, bakit natin sinasabi yung katagang magbilang anghel ka sana? At sa pagdinilay natin sa araw na ito, sa kapistahan ng mga arkanghel na sina Miguel, Gabriel at Rafael, totoo nga, nagnanais tayo na magbilang anghel ang isang tao dahil ang misyon ng isang anghel ay magpahayag ng mabuting balita. Yung mga pangarap natin, yung katuparan ng pangarap natin, mabuting balita sa atin yan. Magandang balita, good news yan. At hindi ba gusto nating makarinig lagi ng good news? At ang misyon ng anghel ay ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Kaya ang misyon ng anghel ay ipahayag ang ebanghelyo. Maganda rin po sa atin, no, mga Kristiyano ngayon, at hamon sa atin, na ang ating pagiging deboto sa mahal na pong Jesus Nazareno ay nagpapaanyaya sa atin na maging tulad ng mga anghel. Ang una kasi pumapasok sa isip natin, yung anghel,
cute. Yeah, pag nakita ka ng batang cute, ay, ang cute-cute naman mukha siyang anghel. Eh, paano kung hindi ka na cute? Hindi doon natatigil ang pagiging anghel natin. Kasi ang misyon natin bilang anghel ay ipahayag ang mabuting balita. Kaya lahat ng deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay nagsusumikap na maging tulad ng mga anghel. Pinapahayag ang mabuting balita ni Kristo na kanyang narinig. Sa ating pagsisimba rito, lalo na tuwing Biyernes, nagbibigay tayo ng oras para makinig sa aral at turo ni Jesus. Nagbibigay tayo ng oras para makinig sa kanyang salita. At mula po sa pakikinig, tutungo po tayo sa pagpapahayag. Mula po sa pakikinig, nagsisikap tayo na ang ating narinig ay magbago ng ating buhay. Kaya tulad ng mga anghel. Hindi lang po sa pagpapahayag, hindi lang sa pagbabahagi ng ating pagmamahal at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi lang sa suot natin. Hindi lang makikita pag andun ka sa prosesyon. Pero ang pagiging deboto ay nakikita din. At ito siguro yung mahalaga sa buhay natin. Na tayo ay nagdadala ng mabuting balita. Para sa ganon, ang nakikita sa ating buhay at paglilingkod ay ang mukha ni Jesus. Si Jesus ang nakikita sa paglilingkod natin. Yan ang misyon ng anghel. Magpahayag. Kasama din sa misyon ng isang anghel ay maglingkod. Ang mga anghel naglilingkod sa Diyos. Si Gabriel ay naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol sa Diyos. Si Gabriel ay naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. Pinahayag ni Gabriel ang kapanganakan ni Juan Bautista kay Zacarias at ng kapanganakan at ng kay Jesus kay Maria na siya ay magdadalang tao. Nagdala ng mabuting balita. Si Rafael ang dala paggaling at paghilom ng Diyos. Lalo na kay Tobaya na nabulag at siya din ang naging paraan tulay ng pagkikita ni Tobias at ng kanyang asawa. Naglilingkod ang mga anghel. Kaya tayo din po bilang mga Kristiyano na nagsusumikap paging tulad ng mga anghel, hindi lang sa pagpapahayag, kundi pati na rin sa ating paglilingkod sa kapwa natin. Kaya magandang itanong, saan paraan ka tinatawag ni Jesus para maglingkod? Hindi pare-pareho yung paraan ng paglilingkod natin. Madaming paraan, iba-iba. Iba yung talentong ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung talentong ibinigay sa iyo ng Diyos, ngayon gamitin mo. Gamitin mo para maging anghel sa pagtulong at paglingkod sa kapwa mo. Kung ikaw ay teacher, maging mabuting guro. Doon ka nagiging mabuting anghel. Doon ka nagiging anghel sa mga estudyante mo. Ikaw ay nanay, tatay, asawa, may asawa. Maging mabuting magulang, maging mabuting asawa, maging tapat na asawa. Yun ang paglilingkod mo. Doon ka nagiging anghel sa pamilya mo. Ikaw ay may business. Maging mabuti at tapat na negosyante. Huwag ka man daraya, huwag ka man bubudol. Kung tapat ka sa iyong gawain, nagiging anghel ka sa kapwa mo. Ang ating debosyon ay nakikita din sa ating paglilingkod. Sa pagpapahayag at sa paglilingkod,
Dito tayo tinatawag ng mahal na pong Jesus Nazareno na maging tulad ng mga anghel. Ang paanyaya sa atin ngayon, ito ang hamon, itong paanyaya, tutugon ba tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno ngayon? At sana ang isagot natin sa Kanya, dahil mahalaga ang Diyos sa atin, mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, kaya nating sabihin, Opo Panginoon, narito po ako. Magiging tulad ako ng mga anghel sa pagpapahayag ng mabuting balita mo at paglilingkod sa kapwa ko. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil sa paglilingkod sa Diyos at Kanyang bayan. Sa pamamagitan ating itugon sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Diyos na may likas sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na natitipon sa paligid ng dambanang ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Baby.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para may harap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuring nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harap ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
Pagkatapos po ng misa, pinisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan, ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas, ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan, sa maasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.